tungkol po kay Diwata ang talagang pinag-usapan dahil sa kanyang Paris overload. Ayan. Pag Alden Richards ka ngayon, lahat talaga pinapansin, no? Oo. Katulad niyan, di ba? Nakaraang Miss Universe. Philippines. Di ba? Yung pagtawag niya ng mga lugar. Pero ito po ay tinanggap ng nakangiti ni Alden. Na po kayo mga pinakamamahal naming kachika. Ito na naman po kaming tatlo. Ang tawag nyo sa amin ay gamot na hindi nabibili sa anumang butika. Lagi po nating tatandaan, pinakasayang na maghapon ay yung hindi tayo ngumingiti, tumatawa, humahalakhak. Di ba naman, Robel Chika? Tama, kaya i-enjoy po natin yung panunood sa aming tatlo. Yes! At anong masasabi mo? Barikuto, Twendel Alvarez. Siyempre na dito na kami tatlo, magpapasaya sa inyo at magbigay ng mga opinion. Yun. Kanon? Oo naman. Ay nako, talaga po, andito na naman kami para maglatag sa inyo ng pinakamaiinit na chika at kontrobersiya. Dito lamang po sa inyong programa. Ating programa at ito po ang Showbiz Now! Ayan! Isa lamang paalala sa inyong dalawa, ha? Mag-iingat kayo sa paggalaw nyo. Lalo na kapag tumatapak kayo. Baka mabasag ang tiles. Ay, ano mo, ha? Ang damit ko po ay parang tiles. Oh, di ba naman? Pira-pirasong pag-ibig. Ay! Oh, yun na. Ito maganda yung una nating topic, eh. Kasi di ba, ako kasi, kapag sinukat mo ang puso ko, napakalawak na lalagyan para sa mga tao na galing sa walang-wala. No. Tapos nangarap, natutong magsikap, magpunyagi, hanggang sa matupad ang kanyang pangarap at magtagumpay. Ganun ako, eh. Oo, at saka, Nay, dun mo talaga mahuhuli ang puso ng mga mamamayan. Oo, parang kwentong Nora Honor to, eh. Totoo. Yung pagtitinda ng tubig sa rilis ng trend, doon niyakap ng publiko ang nag-iisang superstar. Ay, tama. Diba? Ikaw naman, yung mga nagsisikap na sumikap. Ay, ang dami. Diba, eh, bukod doon kay Nora Honor, diba si ano, si Julian Santos, diba, nagsikap din yun. Oo. Marami sila. Oo, hanggang nasa nagtagumpay din. Pero si Juday, hindi nang galing sa pinakamababang antas ng kwento. Si Regine pa. Si Regine Velasquez pa. Diba? Ang amin pong paksa, kaya yan ang aming intro, ay tungkol po kay Diwata. Ang talagang pinag-usapan dahil sa kanyang... Sa kanyang overload Paris. Paris overload. Ayan. Paris overload. 100 pesos, busog ka na, masaya ka pa, nakita mo pa siya. Diba? Yes. At alam naman po natin, nagkukwento mismo ay si Diwata, na siya po ay galing sa Samar, lumuwas ng Maynila, hinanap po ang kanyang kapalaran, at nagsikap, nagtiyaga, nagtira sa ilalim ng tulay, hanggang sa nagkaroon ng kaunting puhunan, at ito na nga po ang pinagkakaguluhan na Paris overload. Correct. Diba? Pinipilaan ng ponggang-pongga. Totoo naman yan. At pinasikat siya talaga ng mga vloggers. Ay, yes. Sa totoo lang, vloggers ang unang-una talagang nagbigay ng ningning ng kanyang pangalan. Pero eto po ang mga kwento. Siyempre, alam natin kapag meron ng pangalan, marami nang napapansin ang publiko. Yes. Kayo bang dalawa? At kayo po ba, mga kachika, naniniwala po ba kayo na sa maigsing panahon ay yumabang na si Diwata, lumaki na ang ulo, nalunod na sa isang basong tubig, at talagang nakalimot na sa kanya nakaraan? Nako, hindi lang naman to kay Diwata na lahat na nakakatamasa ng mga pagbabago sa buhay nila. Meron at merong pagbabago. Hindi mang malaki, maliit, at may pagbabago pa rin tayo. Tiyak na merong pagbabago. Ikaw, Wendell. Yun ang sinasabi na kung gaano daw kabilis ng inyong pag-angat, ganun din kabilis ng inyong pagbasa. Yun, hindi. Meron akong sasabihin tungkol sa sinabi niya. Kasi yung mga artista na alam nating nanggaling sa kawalan, na nagsikap, nagtaguyod ng kanilang pangarap, at nagtagumpay, pinaghirapan po ito ng matagal na panahon. Taon po ang kanilang binilang hanggang sa ang kanilang nga kapalaran na igumanda. Yes. Pero si Diwata, hindi ganun, eh. Sa isang iglap, sa kasabihan nga natin, overnight, parang ginawa lang niya sa isang magdamag itong kasikatang ito. Parang ganon. Oo, ang bilis. Parang ang bilis, diba? Kaya ang dami po nagsasabi na, sige ka, kung gaano ka kataas na lumipad, ganyang karing kabilis na lalagpak.
Yun ang nakakata. Ano. Meron pong mga naglalabasan na mga video kung paanong si Diwata ay hindi kagandahan ang pagtrato sa mga kababayan nating lumalapit sa kanya para magparetrato at para mag-interview. Mm-hmm. Si Rommel Chica po ay na-interview na si Diwata at umamin po si Rommel na noong una, ano ang kwento, Rommel? Na, ano rin ako, binaliwala niya rin ako noong una. Oo. Pero nung natagal, nung pangalawa niya ako natignan, nakilala niya siguro ako, kaya naharap niya na rin ako. Oo. Pero paano yung iba? Diba? Mm-hmm. Na nilalabas, na dinadaan-daanan niya pag pork hindi niya kakilala. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Na meron pa nga, diba? Yung sa mga viral videos ngayon, yung magpa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 p
pa ba? Di naman yung nilipas din niya, kuya. Diba? Sabi niya. Makapagsalita na siya, gano'n ano ba? Happy birthday, man lang, diba? Gano'n na yun, diba? At saka kapag ka, yung panaman pong hilat siya, sorry ah, pero yung hilat siya po ng mukha talaga ni Diwata, hindi gagandahan. Tapos nakataas pa ang kilay niya kapag magsasalita siya. Tapos kung magsalita siya, paangil. Hindi siya malambing, diba? So, ang nangyayari po, parang ang dami-dami talagang nega na lumalabas ngayon laban sa kanya. Totoo yan. Kapag ang vlog daw po ay negatibo kay Diwata, mataas ang views. Kapag pinupuri siya, bagsak. Parang ganon. Diba? Tama. Para ang lahat gusto magpatotoo sa mga naranasan at nakikita sa video. Oo. Totoo ba na yung mga unang nakatikim ng kanyang pagkain ay hindi na bumabalik? May nagsasabi. Oo, marami. Oo, may nagsasabi. Oo. Hindi natin pwede sabihin na 100%. May nagsasabi, may hindi nagsasabi. Kaya hating-hati talaga. Kaya dapat to si Diwata, gumawa siya ng paraan para kahit hindi kasi, alam minsan kasi, di ba, na may mga pagkain, kahit hindi masarap, basta mabait yung pinagbilan mo. Nakuto, di ba? Di ba yung gano'n? Di ba, lagi ko sinasabi yan. Lalo pong sumasarap ang pagkain sa restaurant na ito dahil sa bait ng kanilang staff. Correct. Di ba, gano'n yun? Nadadagdagan. Ako, binibigyan ko ng katwiran yung salita ni Diwata na, paano naman kung lagi ko na lang silang aasikasuhin, paano ko naman mahaharap ang negosyo ko? Pero alam mo, maraming paraan kasi para yung gusto niyang itawid ay masasabi niya sa magandang paraan. Yes. Yung pasensya na po kayo, gustuhin niyo naman pong interviewin ako, uunahin ko po muna itong negosyo ko. Mauunawaan yan, laging may puso ang ating mga kababayan sa isang taong nakikiusap. Tama. Hindi yung, nako eh, paano ko naman kayo harapin? Ang dami-dami kong ginagawa. Busy-busy ako. Paano pa yung negosyo ko? May ganun eh. Correct. Na hindi nila nakikita yun nung nagsisimula siya. Mm-mm. Yun yun eh. Kaya may pagbabagong nakita ang mga nagpupunta doon na mga paparokyano niya. Kasi, ba't hindi lang siya dating gano'n eh? Bakit ngayon dumami? Eh, tinulungan nga natin siya, tinangkilik nga natin siya. Publiko, nagtaas sa kanya. Kinasabi at ng iba. At publiko rin, lagi nating tatandaan ang magbabagsak sa sino man na tinulungan pataas. Tama. Totoo. Diba? Totoo. Yun yun. At saka, yung sabi niya, bago kasi kayo mag-interview, magpasabi muna kayo. Ay, parang ano po? Medyo may schedule. May schedule pa. Natama rin naman. Paano kung apat nga naman yung dumating, tapos ang dami niyang inaasikaso sa negosyo niya. Paano niya pagbibigyan yun? Hanggang sa hindi na niya maharap yung kanyang siken. Diba? Yung siken niya. Masarap. At saka yung kanyang, eto po, hindi ito lang galing sa amin ha. Kasi hindi pa naman po kami nakapupunta doon sa Paris Overload ni Diwata. Ang tigas-tigas daw. Ayan na. May mga ganyan na ito rin naglalabasan. Ang hirap-hirap daw na hiwain. Ayan. Para magkasya sa bibig yung makukuha natin sa pinggan. Nako, ayan. Baka ako nagmamadali rin dahil ang dami-dami na talaga tama. Kasi, di ba? Baka mamaya kinakapos na sila sa oras ng paghahanda. Pwede. Di ba? Ang napansin din ng mga kababayan natin, ang bilis niyang nagpalawak ng kanyang negosyo. Meron na siya ngayon sa Quezon City, di ba? Mas maganda yung lugar. Sabi nga niya, mas pinaganda, mas pinalinis, mas pinalaki. Yun ang sinasabi niya. Parang nabibilisan ang mga kababayan natin. Di ba? Opo. Parang kailan lang eh. Magandang pakinggan na umuunlad siya, pero yung ugali niya kasi ang laging napapansin. Oo, totoo. Yun ang pangin. Ikaw, unang tingin mo kay Diwata, ano yung imaheng na buo sa isip at puso? Hindi, alam mo, ito, hindi pa sikat si Diwata. Alam ko na yan. Dahil? Kasi ito,
alam mo naman siyempre ang mga words of mouth from taxi driver. Okay. Wow, okay. Kasi, mga taxi drivers. Taxi driver kasi kung saan yung mura, doon kumakain. Totoo yan. Kung saan masarap ang pagkain, doon pumupunta ang mga drivers. Yes. Una-una, narinig ko na yan sa mga taxi driver. Kaya tanong ako, nakakain ka na ba doon sa harapan ng GSIS? Sabi ko, saan ba ang GSIS? Doon sa may Shainit daw. sabi ko yung papuntang ano. Kasi wala pa sa doon sa doon sa may malapit sa film sa center. Sa film center, wala pa sa doon. Doon pa banda sa may Shainit pa siya. Yung sa may Tulay. Ay, sabi ko, hindi pa. Sabi niya, naku, tikman mo doon, masarap. Tapos pangalawa, kung narinig yun, doon, alam mo na, siyempre, sa mga jogging. Kasi pagkatapos daw nila doon, di ba, pagkatapos mag-jogging, niyaya nila ako. Halika, punta tayo sa ano, kakain tayo doon kay Diwata, mas masarap doon. Kaya naririnig ko na yan, hindi pa sa sikat noon. Wala pang ano. Kaya dapat si Diwata magpasalamat sa mga taong ito, lalo na sa mga taxi driver. Na sila ang nagpakalat ng kwentong ito. Hanggang sa i-vlog na siya. Yes, oo. Kami po ay maligaya sa tagumpay ni Diwata. Wala rin kami dapat ikaingit. Hindi namin linya yung kanyang nililinyahan. Basta masarap po sa pakiramdam na ang isang kababayan natin na walang-wala sa buhay, natutong mangarap. Libre po ang pangarap. Walang tuition fee, walang matrikula. Kaya lahat yan pwede natin gawin. At natutuwa po kami dahil natupad ang kanyang minimithing pangarap. Kaya lamang, ang ganito pong tagumpay kapag hinaluan na ng kakaiba na napapansin ng ating mga kababayan, dito na magsisimula yung tinatawag natin na paglagapa. Yes. Ayun na. Kaya dapat dito maging maingat. Pagbagsak. At dapat maging matyaga si Diwata sa mga comments para maiwasan na itong naglalabasan na negatibo tungkol sa kanya. Oo. At saka yung salitang, kung di kayo nasasarapan dito sa aking produkto, edi wag kayong bumunta rito, hindi ko naman kayo pinipilit. May ibang paraan doon. Kung hindi man po ninyo tanggap yung lasa ng aming pagkain, siguro po pwede naman tayong makahanap sa iba. Di ba ganon? Hindi naman po ito sa pilitan. Hindi ko naman kayo pinipilit. Di umanap kayo sa iba. Ayan. Maldita. Maldita ang dating. Maldita ang dating. Kung ang magmabaldita po ay isang tao na mahahanapan natin ng kagandahan, yung hindi natin sinasabi na hindi siya maganda, pero hindi bagay sa kanya yung pagmamaldita. Yung itsura niya kasi, maldita na di ba? Matapang kasi yung pictures. Matapang yung itsura niya. So, ang kailangan doon, yung pagtatawid talaga, makatao, magalang, marespeto. Yun ang ibig nating sabihin, di ba? Alam natin, meron din naman siyang mga tagapagtanggol. Tama lang yun. Bakit? Sa pagkakilala nila kay Diwata, mabuting tao Hindi natin sila masisisi, di ba? Pero, kapag higit na po ang bilang ng mga namimintas, nagbabagsak, dyan na nagsisimula yan. Di ba? Sayang naman. Sayang na sayang. Sabi mo nga, ayaw mo munang bumalik sa ilalim ng tulay. Naku, hari nawa na yan ay mangyari, Diwata. Kailangan ng kaunting pagbabago. Kasi, tama si Romel, lahat naman po ng nakakatikim ng mga bagong luho sa buhay, pinagbabago ng panahon. Diba? Pero, yan ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng pagtapak muli ng paa sa lupa. Kailangan nandun yan. Mahirap ikangang makipagsayaw sa hangin. Yes. Diba? Kaya yung kaunting tagumpay tulad nung sa kanya na maaaring magkaroon ng maraming kalaban, meron na ngayon. Ay, Hiwaga. May engkanto. May engkanto. Naku, nakakatakot ito para kay Diwata. Kapag nagpatuloy yung naririnig nating mga negatibong salita laban sa kanya, mahirap naman ang ganito. Baka ikaw ay maging laman lupa. Ayun na. Mula sa pagiging Diwata, maging laman lupa. Ay, naku. Diba? Kaya dapat ang paa nakatapak sa lupa. Kaya diba? Diwata, gumawa ka ng paraan. Maging nice ka sa lahat, kahit anong pagod mo. Kasi namimili. Correct. Yun, ang pinaka-importante. Huwag namimili. Kahit anong pagod mo, pagbigyan mo na, saglit na lang, pero nararamdaman natin yung pagod mo. Lahat naman sila napapagod na pupunta sila sa'yo yun. Nagbibigay ng oras para sa kanya, di ba? Lahat yun. Suklian mo na lang kabaita. Yun daw kapaguran niya sa maghapon, hindi naiintindihan ng iba. Kaya pagka hindi niya napapansin, masama ang loob. Isipin mo rin sana yung mga kababayan natin na nag-e-effort, papunta dyan sa iyong paresan para lamang matikman ang produktong ibinebenta mo. Dapat kwentas claras lang. Ayaw.
lahat yan ay meron ding pagpapahalaga, di ba? Aawitan mo ba si Diwata? Ay, alam mo, may kanta sa amin yan si Diwata. Ilonggo? Sa Ilonggo, eh. Ano yun? May kanta. Diwata sa talon pulak na... Mayroon pang lyrics yan. Oh, dalawi daw ang tawag. Ay, mabuhay singers. Ang galing-galing ng mabuhay singers. Panahon ng aawitan kita. Okay, sige. Game. Hindi ka namin masasamahan ni Romel. Hindi namin alam ang himno at ang letra. Pero inabutan niya yung mabuhay singers. Napapakinggan ko. Ay ko ng mabuhay singers. Oo. Dadalawi daw ikaw kung magambanon yuhong mong balahi. May balay by duwang larawan. Alam mo, hindi natin siya kasi hindi naman natin alam. Hindi naman alam mo. Alam mo. Pero ito, alam mo, kahit hindi natin alam, parang yung balipay na, no? At saka, parang may katunog. Yung bata anong pa katunog? Tayo. Anong katunog? Liway-way, gaw-gaw ang gamay hitin. Oh, di ba? Oo nga. In English, anong gusto mong kantahin para kay Diwata? Ay, parang... Ano? Wala namang maikanta kay Diwata kasi parang ang tingin kasi sa kanya ngayon ng mga ano, ng mga basin, maligno siya eh. Huwag naman. Tao si Diwata. Oo. Oo. Oy, alam mo naman yung mga baser niyan, di ba? Ang dami kung ano-ano mga pinupuna kay Diwata. Kasi diba? Nakapanood ako ng isang meme dala sa kasupladahan niya, ang tugtog, ano? Multong bakla. Ay, multong bakla. Pinako, yan naman hindi natin mapipigilan. Ah, oo. Ay, oo. Karapatan nila yun. Maaaring minsan isang panahon nakatikim ng hindi kaganda ang pagtrato ang mga taong ito mula kay Diwata. Yun na. Yun. Kaya Diwata, paalala lang, lingon-lingon sa likuran. Bibihira o nag-iisa lang ang Nora Honor na nagtinda ng tubig sa rilis ng tren na pinahalagahan, pinasikat at talagang niyakap ng publiko. Wala nang susunod pa. At hindi yun nagbago lang. Ang ugali din ng isang Nora Honor. Mm-hmm. Hindi nakalimot sa kanyang nakaraan. Tama. Kaya ingat-ingat, Diwata. Yung paglipad mo na yan ng napakabilis, nakakatakot yan. Kaya kailangan ibaba ang mga paa sa lupa para balanse. Ayan. Yun. Eto, hindi ito talaga pinagbabago ng kasikatan, ng panahon, ng kayamanan. Ay, correct! Diba? Check, may malaking check yan. Of course! At talagang sikat na sikat, hindi pinagbabago. Alden Richards, di ba? Yan. Pag Alden Richards ka ngayon, lahat talaga pinapansin, no? Oo. Katulad niya, di ba? Nakaraang Miss Universe. Philippines. Di ba? Yung pagtawag niya ng mga lugar. Kaya yung mga... Cebu! Talagang nagagalit, di ba? Ano? Cebu! Rebecija! Bulacan! Bacolod! Iloilo! Yung galit kind of, ano, posting. Random posting. Ginawan po siya ng mga memes, ganyan. Ginaya ng ibang mga hosts, di ba? Pero, nakaganda para sa kanya. Oo, nag-viral siya. Yung mag-viral ka sa mga ganyan pagkakataon. Ibig sabihin yun, inaabangan talaga siya at ang mata na sa kanya. At makabuluhan ang kanyang dahilan. Yes. Napakalawak po talaga nung pinagganapan ng Miss U Philippines. Ang lahat po ng mga grupo ay nagpapalakpakan, nagpapadyakan, sumisigaw ang kanilang mga anuwang sinisigaw na pangalan at probinsya. Mga lupa. Mga manok nila, yes. Di ba? Siyempre nga naman, pag pabulong ka lang doon o walang latoy, hindi ka maririnig. Oo. Kailangan ilakas talaga. Ay, katulad ng Cebu! Cebu! Bulacan! Bulacan! Ikaw. Ang lakas naman mo. Ikaw. Taytay! Taytay! Iloilo! Ano pa? Sige. Kung talaga nanood ka, anong probinsya? Sige. Palawan! Tapos, Marinduque! Wala ba? Parang wala naman ako narinig. Marinduque? Marinduque? Meron ba? Pero ito po ay tinanggap ng nakangiti ni Alden. Kasi hindi naman nakapanakit sa kanya yun. Napansin nga siya, di ba? Bagkos, di ba? Napansin ang kanyang hosting skills. Pero ang talagang napuna ng ating mga kababayan, yung Rolex watch na, ay, oo, ma. Na mahigit pong 2 milyong piso ang halaga na pinag-ipunan niya talaga at pinangarap niyang magkaroon. At ang pinakamatindi, Diba, yung, ano yung isa pa? Ano ang tatak ng isa? Ano? Ano yung tatak? Patek? Ng relo? Ng Rolex? Ano?
Ano, tatak no Rolex? Tatak Philip. Iba pa yung Philip Stein ba yun? Ay, iba yun. Ang Patek Philip, ang nakakabili lang nito ay yung mga bukod na pinagpala. Ay, pagkalaki-laki ng halaga, di ba? Grabe. At yan po ay isang patunay na si Alden Richards talaga ay marunong humawak ng kanyang pinaghihirapan. Sobra. Di ba naman? Mm-hmm. Kasi meron muna siyang fashion show na pinapakita talaga lahat. Oo, oh, ginagano diba? Niya kaagad. At madamit. Na yung kulay, tinanong pala kay Catherine kung ano isusuot niya. White, mag-white ka. Oo, mag-white ka or mag-black ka, ganun, ganitong gamitin mo. Mm-hmm. Yun pala yun. At hindi sila talaga pinaghihiwalay ng panahon ni Catherine Bernardo. Nag-date. Sinalubong muna. Kagaling ng Thailand sa TVC shoot niya. Nagsalubungan kagad. Kinabukasan, nag-date sa BGC. Tapos kahit na naka-face mask at naka-cap, hindi pa rin naitago ang kanilang mga identity, di ba? Mm-hmm. At kinabukasan sa FAMAS Awards, magkasama pa rin. Inseparables na talaga. Ay, nakbasa, nakakatuwa. Sana sa isang linggo, meron tayong pureba na sila na. Kami na. At saka, yung palang May 25, yan pala'y dapat anniversary ni Catherine at ni Daniel Padilla. Oh, yun yung araw na nag-date siya sa BGC. Sa BGC. Kaya ang dami-daming nambabash na. At si Alden na talaga ang kasama mo. Wala po tayong magagawa. Nagbabago po ang panahon. Labing isang taon naman po nila yan na isenelebrate yung May 25. Edo yung pang labing dalawang taon na nakapanghihinayang. Wala tayong magagawa. Talagang ganon, di ba? Yeah. Basta ngayon, basta Alden Richards, markado. Basta Alden Richards, kinokopya. Basta Alden Richards, binabash. No. Basta Alden Richards, pinag-uusapan. Mismo. Ang lahat ng nakatutok talaga kay Alden Richards. Mm-mm. At sana huwag na huwag siyang magbago talaga. Ay, nako. Diba? Diba yung itsura ng tao, yung mata, doon natin nababasa kung ano ang ugali. Bintana ng kaluluwa yan eh. Yes, diba? Correct. At windows saka, of the soul. Tsaka meron tayo nakikita talaga, ay, ito, mabigyan lang ng break, magbabago yan. May ganun tayo, diba? May ganun tayo. Pero siya hindi eh. Ay, ang daming break na to. Tayo sa paghihintay. Totoo. Wala talaga. At nakikita po natin yan. Saksi po tayo sa hindi pagbabago ng isang Alden Richards. Kaya naman, napaka-blessed po niya. Yeah. At salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at nagpapataas pa ng kalidad ng kasikatan ni Alden Richards. Yes. Yeah, salamat. Diba? What do you want to tell Alden? Nako, I want to tell Alden that never forget your back. Ay, yung likod? Huwag mong kalimutan yung likod mo. Well, never forget your back wherever you came from. Ay, dapat kay Diwata mo pala sina. Ay, please talk to Diwata. Ipahabol natin. To Diwata, if you have to do is you just look up your back and look in side by side so that you know what's happening in your life now. So that you know that you have to put your foot in the land. Feet. Isang paha lang. Your feet. Your feet. On the ground. You just put in your feet in the ground. Do not be... fly. Do not be fly. Fly to the moon. Fly to the moon. Fly. Ano sasabihin ni Diwata sa kanya? Doon sa tatak Diwata? Ano sasabihin? Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Akala nyo siguro nakagaganda yung mga ganon. Yung mga candid, hindi po. Okay, so kanta mo naman si Alden. Ay, isang magandang pyesa dapat ito. Ayoko na ng God Gave Me You, ha? Ay, hindi ka kantahan ko. Ano? Ng... Gusto mo kantahin kaya? Anong kanta? Kantahin ko siya ng Hopeless Lady Potent to you, but now my love. Parang hindi bagay. Dapat si Daniel Padilla kumanta niyan eh. Oo. Diba? Dapat kay Daniel Olivia yan. Newton-John. Dapat si Daniel Padilla. Guess mine, yun eh. It's not the first heartbroken. Diba yun? My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I know I just know I said I was living, but I just couldn't say goodbye. Now, but now,
There's na no word, no word to hide. Since you put away my love, I'm out of my head. Hopelessly devoted. Itaas to mo. You. Oh, sige. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted. Ayun yung bagyo. Lumabas na bagyo, pinabalik ko pa. Ay, nako. At syempre po, mga kachika, hindi po matatapos ang aming programa nang hindi po muna namin binabanggit ang aming taus-pusong pakikiramay sa mga iniwan po ng magaling, matikang nobelista, producer at director, Direk Carlo J. Caparaz. Ang mundo po ng pelikula, telebisyon, at lalo na po ang mundo ng comics ng kanyang pinagharian ay talagang nagluluksa ngayon. Kami mga produkto kami ng Golden Lions bilang mga reporters. Malalapit sila ni Tita Donna sa amin. Kaya muli po ang aming pakikiramay. Magbabago na po talaga ang mundo kapag walang Direk Carlo J. Caparaz. Nakikidalamhati po kami sa inyong pamilya. At magkasama na kayo ni Tita Donna ngayon. Kasi mula nung mawala si Tita Donna, parang nawalan na siya ng pag-asa pang mabuhay. Kaya nakakalungkot. Direk Carlo J. Caparaz, mananatili po kayo sa aming isip at puso. Ang amin pong pakikiramay. At ito din po ay mananatili, of course, sa ating puso. Hindi mawawala, di ba naman? Titong Manny and Tita Norski Garcia, nako talaga naman po, wala na kaming mahihiling pa sa suporta at pagmamahal nyo sa amin. Salamat po. Boy, si Karagay, thank you so much. Marit yung formation ni Spirito. Tita Julie Paras nating bahal. Jojo and Leslie Grace at Binkula and Mama Noemi. Nang Hainan, China, of course. Tito Abel and Tita Nini Olanday. Freely, Konyat and Lara May Abrigo. Maraming salamat sa inyo, mga anak. At syempre, Eddie Letada. Huwag kayong ano-ano dyan. Dribble and mamalota. May isang buhok ako na pumunta sa mukha ko. Ayan. Isang hibla. Yung ni Sebastian. Daddy Dan Clevesillas. And Mama Sel. And Mama Sel. James Vincent Tabarete and Mama Dang. Maraming salamat po. Direk Franny Zamora. And John and Ching Bautista Silverio. Randy Balaguer, Mark Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite. At mahigpit na yakap po ng pagmamahal kay Mama Lydia. Salamat po. Salvi Aquino, ang may-ari nito ng studio nung ito. Zaldi Aquino and Tessa, maraming salamat. Toby Morabe and Mama Ana. At ang ating mga ninang. Siyempre ang ninang natin, Tita Florisada at Ninang Litwit Kukapo. Maraming salamat sa inyo at ingat palagi. And of course, ang rampadura at ang reyna ng Sydney, Australia, Catherine Amor. Tito Jerry and Kenzo Bongbong at ang hindi dapat makalimutan. Siyempre, ang the most generous at ang the most ninang of all time, Dunya Lily Chua. Maraming salamat, salamat po sa inyong lahat. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Sino magbabato? Ako, ito na nga. Bigla na lang sumulpot. Ito na nga. Ang pag-uusapan natin ang isa siyang female personality. Kilala? Kilala siya. Siyempre, lalo sikat. Na nga. Sikat siya. Kasi napapanahon? Hindi na napapanahon. Napapanood talaga natin siya. Alam mo, marami nagsasabi sa kanya na bata pa siya, di ba? Siyempre, mayroon siyang mga income na. Ang dami-dami yan ng mga kumita. Malakas ang kumita. Malakas ng kumita. Ang TVC niya, ang dami. Iba to, grabe kumita. Puro ito, may nagsabi siya, may narinig ako na parang ang bata niya pa daw naging matrona. Bakit daw? Kasi ito, mayroon siyang Chipa, boy. Bakit daw? Totoo ba? Parang di natin alam kung sino. Mayroon daw. Mayroon siyang boyfriend. Ang boyfriend niya, isa din maano din to. Guwapo din siya, may itsura din, at saka may mga proyekto din to. Ang nakakaloka lang, itong boyfriend niya parang bang walang pakialam sa buhay. Ay! Lalo na sa buhay ng kanyang girlfriend. Bakit? Kasi ang boyfriend niya, kung ano-ano ang mga inaayos, kung ano-ano mga nasa isip. Hindi siya ang priority. Oo, hindi siya priority. Parang binabaliwala niya. Pero ito si babae, talagang iba pala ito mag-focus. Nakapukos pala ito sa daig pa ang daig pa yung matrona.
At diaper ang Becky. Mang Becky, ay, pang mga bading pala siya. Pag umalis pala sila ng boyfriend niya, katulad niya pupunta ng abroad, pupunta na ano. Ito pala si babae ang nag-aayos ng lahat, simula sa ticketing office hanggang sa booking ng hospital. Hanggang sa booking ng hotel. Tumaas yung dugo, kaya hospital. Okay. Hanggang sa booking ng hotel. Yung babae ang nag-aasikaso. Siya lahat. Ang lalaki walang ginagawa. Ang ginagawa ng lalaki, mag-impacking na lang na gamit niya. At aalis na lang. Ang swerte naman. Teka, may tanong lang kami ni Romel. Ang pinag-uusapan ba natin na magkarelasyon, yung noon niya o yung ngayon? Yung noon. Dati niyang boyfriend. At ito pa pinakamatindi. Pag umalis silang dalawa, sila lang. Ay, ayaw nang may ibang kasama. Ayaw nang may mga kasama. Lalo na sa pamilya ng babae at saka sa pamilya ng lalaki, hindi pwede sumama. Sila lang. Silang dalawa. Oo. Kaya, kung may gusto mang sumama, sasabihin ng babae, naku, wag na kayo sumama. Mag-enjoy na lang kayo dito. Ay, ganon. Sinusustinihan na lang yung pag-enjoy. Oo. Binibigyan na lang ng that's entertainment. Sariling mag-enjoy ka na. Mag-enjoy na lang kayo dito. Abay, bigyan mo naman ng clue ang ating mga kachika. Si Tito Manny Garcia, nakatutok, Ibang ko ba si Tito Manny? Kanino ba tayo hingi ng clue? Sa lalaki, sa babae? Sa babae. Alam, ibang ko ba si Tito Manny kung natikman niya na itong pagkain ito? Alin? Nakapunta na ba siya na sa Korea? Lupalop ng buong mundo. Alam ni Tito Manny, Tito Norris. Ay, ganun. Ano ka ba? Asia yung sinasabi mo . Sila Tito Manny, ang di na lang nararating ibang planeta. Malamang. Pero yung sikat na ng pagkain doon, natikman niya na. Di ba? Maanghang? Maanghang, oo. Ay. Na may parang kulay pula ba yun? Oo. Sili yun. Sili ba yun? Oo. Yung gulay. Dinidiktik ba yun? Ano yung sili? Ayoko yung ginawa mo na yun. Ayoko yun, ha? Ayoko yun. So, yun yung clue. Yung lalaki. Nako, basta yung lalaki. Simula nung nagkaroon siya ng ibang tinitignan na lalaki, naging ex lalaki sa kanya. Tinitignan na lalaki? Hindi, yung babae. Simulang na mayroon siyang bagong pag-ibig, ang ginawa niya ex na ito si lalaki. Kasi may bago nang nagpaparamdam at inspirasyon niya. Pero yung sinasabi mo, kimchi yun, ha? Kimchi. Masarap na sa usawa ng prito. Ako gusto ko. Sa totoo lang. Masarap ang kimchi. Pati ka pa nakakain ng kimchi? Nakakain na, pero di ba, parang maanghang. Natural. Ayun nga yung ano nun eh. Yung anghang. Pagka maanghang. Na yun. Diba? Ay, nako, Tito Manny Garcia. Wala nang mauupo sa row 4. Nakatabi ang bampang basurahan at walang ventilador. Yun naman yun, di ba? Ano dapat gawin? Ito na nga po ang dapat nyong gawin. Nako, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Vlog. Salamat po. At syempre, si Direk Beverly Verhel. Kaya pala hindi siya masyadong nakakapag-text. Nag-aaral siya. Malapit na ulo siya magtapos ng isang kurso sa Canada. Ang galing naman. Congratulations! Ingat ka anak dyan, mahal ka namin. At siyempre wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At muling-muling kong hinihiling sa inyo na please don't skip at supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Ako'y nagtataka, bakit ba nakikiusap na don't skip? Ano ba kasi mangyayari pag nag-skip? Hindi, kasi kailangan daw ang sabi ng sabi nila, kailangan daw pag manood ka sa YouTube, huwag ka daw mag-skip ng commercial. Dahil? Kasi daw, bearing daw yun noon. Na-bearing daw yun doon sa pinapanood mo na. So kahit kay Romel, hindi ka nag-skip. Yang tataa. Yung tataa. Mamatay? Kuminta ka si Mab. Ay nako, ang saya-saya na naman po ng ating episode ngayon. Maraming salamat, Romel Chica and Randall Alvarez. At patuloy po tayong magsuportahan, mga kachika at mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong malayuan at malapit ng suporta. Dito lamang po sa nag-iisang programang inyo at amin. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. But now, my love in the world. Oh, please. Gawin daw na lang para sure ka.
Diwan ba? Kagawang bilhin.